sangkap sa paggawa ng salsa, hiniwang cilantro, bell pepper, hiniwang sibuyas, lime or calamansi juice, at hiniwang kamatis. Para makagawa ng salsa, ay ihahalo natin ang lahat ng sangkap sa isang mangkok. Iba pang sangkap, hiniwang mushroom, 1 1/2 tablespoon ng sweet teriyaki sauce, 2 tablespoon ng tomato base, kalahating kilo ng giniling na baka, sibuyas, bawang, siling pula, mantika, chili powder, at asin. Sa isang kawali, ay ilagay natin yung ating mantika at paiinitin lang natin ito. At saka natin igigisa yung ating bawang hanggang magkulay golden brown ito. Kapag medyo luto na yung bawang, saka natin ihalo yung iba pang mga sangkap. Hayaan na natin ito malito ng ilang minuto. At saka natin ihahalo yung ating giniling na baka. Gigisa lang natin ng mabuti yung ating giniling na baka hanggang maging maputla na yung kanyang kulay. At saka natin idadagdag yung ating hiniwang mushroom. At lalagyan natin siya ng pampalasa kagaya ng asin at ng chili powder. Then, igigisa natin uli hanggang maging maluto na yung ating mushroom. Yan, kapag medyo luto na yung ating mushroom, saka natin ilalagay yung ating tomato base. At pati na rin yung ating sweet teriyaki sauce. Tapos igigisa lang natin ito ng mabuti para mahalo yung kanyang lasa. At lulutuin natin ito ng ilan pang mga minuto bago natin ito isiset aside. Kagaya nito, ready na to. Kailangan din natin ng corn or flour tortilla. Ang gagawin natin ay sa isang kawali ay paiinitin lang natin ito ng ilang mga segundo. At saka natin siya i-flip para maluto naman yung kabilang bahagi nito. Yan lang. Kailangan din natin ng hiniwang lettuce. Assemble time. Sa isang corn tortilla, ilagay yung giniling na baka, yung guacamole, tapos yung hiniwang lettuce, at yung ating salsa. Tapos, itutupi lang natin ito ng bagya at yan, pwede na yung i-serve. So, the same process lang ang gagawin ko sa iba pang mga natirang tortilla, guys. Now, para sa recipe sa paggawa ng guacamole, ay ilalagay ko ang link sa ibaba ng video ito. Ayan, pwede nang iserve ang ating beef taco. Para sa mga bagong video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, 2Feet Kitchen, at salamat sa panonood!